Kamusta ako po si J.E. at maraming salamat sa pagpunta muli sa aking channel. Ngayon nga ating tatalakayin ang Top 5 Manipulators ng Hunter x Hunter. Pero bago yon, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba pati na rin ang notification bell. Kung hindi pa rin kayo nakakapag-subscribe sa ating ikalawang channel ukol sa One Piece, ay pumunta lamang kayo sa mga links sa baba para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JETV Anime. Sa oras ng paggalaw ng estudyante ang dahon na nasa ibabaw ng tubig, habang nagsasagawa ng water divination test, nangangahulugan ito na isa siyang manipulator o kategorya ng Nen na kinabibilangan ng mga Nen users na may kakayahang kumontrol o magmanipula ng mga buhay na nilalang at mga pangkaraniwang bagay. Ang manipulation ay isang napakamapanganib na uri ng Nen sa kwento, sapagkat dahil sa kakayahan ng mga taong nabibilang sa kategoryang ito na kumontrol ng ibang nilalang, nagagawa din nilang manipulahin ang kanilang mga kalaban. Kaya, batid ng nakararami, lalong-lalo na ng mga taong may sapat na kaalaman sa Nen na kailangan nila ng dobling pag-iingat kung manipulator ang kanilang kalaban. Dahil, sa isang tira lamang, kayang-kaya ng mga manipulators na isailalim sa sakop ng kanilang kapangyarihan ang kahit na sinong nilalang at tapusin ng maaga ang laban. Madalas, para makakontrol ng katunggali o ng mga bagay, inilalagay ng mga manipulator ang kanilang oras sa mga kagamit ng kanilang ginagamit o sa mismong taong kanilang kinokontrol. Ang tindi ng kanilang kakayahang manipulahin ng isang nilalang ay nakadepende sa kung gaano kakomplikado ang mga kondisyon kanilang natupad. Mas mahirap na kondisyon, mas matinding manipulasyon ang pwedeng malikha. Bukod pa dito, ang mga aksyon o kilos na kayang gawin ng taong kinokontrol ay nakadepende rin sa galing ng manipulator. Sa buong kwento, maraming ng kahangahangang manipulators ang naipakilala. Kaya mula sa lahat ng ito, pipili tayo ng limang pinakamalakas at pinakamagaling. Tandaan, ang limang aking babanggitin ay hindi sunod-sunod base sa kanilang lakas. Bagkos, pinili ko sila mula sa lahat ng mga manipulators sa kwento. Ang una sa top 5 manipulator ng Hunter x Hunter ay ang miyembro ng Phantom Troop na si Shalnark. Si Shalnark ay may kakayahang kumontrol ng ibang tao sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang tinatawag na Black Voice. Isa itong abilidad na nangangailangan ng antena at cellphone. Kapag napagtagumpayan ang magnanakaw na maikabit o maitarak ang antena sa bahagi ng katawan ng kanyang kalaban, nagagawa ni Shalnark na manipulahin ang mga ito at nauutusan niya pa sa tulong ng kanyang cellphone. Pwede siya makapagbigay ng kilos sa pamamagitan ng pagtawag, pagpindot ng mga buton sa kanyang cellphone o paglalagay sa kanyang mga kinokontrol sa ilalim ng kapangyarihang tinatawag na autopilot mode. Estado kung saan kumikilos ang isang tao nang hindi direktang inuutusan ni Shalnark. Ang autopilot mode rin ang kapangyarihan ni Shalnark na naging dahilan kaya kinilala siya bilang isa sa mga natatanging manipulator ng kwento. Sapagkat, kung ikukumpara siya sa mga manipulator na kasama niya sa kanyang sariling kategorya, ang membro lamang ng Phantom Troop ang tanging gumagamit ng kanyang manipulation ability para manipulahin ang kanyang sarili. Ginawa niya ito para mapabugso ang tinataglay niyang aura, mas mapabilis ang kanyang kilos, at mas mapalakas ang kanyang pag-atake. Mga pagbabagong kayang tumapo sa kalaban ni Shalnark sa isang iglap at naglagay sa kanya sa ating listahan. Sunod kay Shalnark, ang isa pa sa mga Nen user na kabilang sa top 5 manipulators ng Hunter x Hunter ay si Kaluto Zoldyck. Hindi katulad ng kanyang ama na kayang lumikha ng napakamapaminsalang bola ng aura, o ng kanyang kuya na kaya namang makapagpalabas ng kuryente, si Kaluto ay pumili ng isang abilidad na umiikot sa paggamit ng papel. Bagamat mas simple ito at mistulang hindi maaasahan sa pakikipaglaban, nagawa ni Kaluto na magamit ng papel para makabuo ng mga special na Nen ability. Isa sa mga abilidad na ito ay ang Paper Dolls, o ang kapangyarihang nakakapagpahintulot kay Kaluto na marinig ang sinasabi ng isang individual, o ang mga tunog na meron sa paligid ng taong ito. Para magawa, kinakailangan lamang ni Kaluto na magdikit ng piraso ng papel sa katawan ng kanyang target, at lumikha ng isang manikang papel na may hugis nito. Ang Paper Dolls ay bagay na bagay sa propesyon ni Kaluto bilang assassin dahil pwede niya itong magamit na pang-espiya. Pwede niya rin ito gamitin sa maraming tao ng sabay-sabay. At pwede niya itong asahan sa pagmamatsyag ng hindi napapansin ng mga Nen user na kasing galing ng mga miyembro ng Phantom Troop. Ganun pa man, sa kabila ng kapakinabangang meron ng Paper Dolls, hindi ito ang dahilan kaya napasama ang Batang Zoldyck sa ating listahan. Sapagkat, ang abilidad na nagpakilala kay Kaluto bilang isa sa pinakamagaling na manipulator ay ang Dance of the Serpent's Bite. Pagkatapos magpaulan ng confetti na gawa sa papel, papaliparin ni Kaluto ang mga piraso nito gamit ang kanyang pamaypay patungo sa kanyang mga kalaban. Sa oras na may confetti na dumikit sa bahagi ng katawan ng katunggali ni Kaluto, mamanipulahin ng Batang Zoldyck ang lakas ng hangin at ang pagkilos ng kanyang mga papel upang makalikha ng isang ataking may kakayahang pumutol ng katawan.
Kayang ulit-ulitin ni Kaluto ang pag-atake hanggang sa magkadurug-durug ang kanyang kaawa-awang katunggali. Sa katunayan, ang ganitong kabrutal na pagkitil ng batang assassin ay hindi makikita sa abilidad ng ibang mga manipulator sa kwento, kaya maituturing nakakaiba ang Dance of the Serpent's Bite para sa isang manipulation ability. Bukod kay Kaluto, hindi rin mawawala sa listahan ng kanyang kuya na si Illumi. Si Illumi Zoldyck ay hindi lamang isa sa pinakamagaling na manipulator ng kwento, kundi kilala rin bilang talentadong mamamaslang at bihasang Nenuser. Ang lakas na meron siya ay mahirap sukatin, subalit walang duda na nagtataglay siya ng pambihirang galing sa paggamit ng manipulation abilities. Napapakinabangan niya ang kanyang mga abilidad sa tulong ng mga karayom. Nagagawa niyang pumaslang sa pamamagitan ng pagtusok ng mga karayom sa kanyang kalaban. Kaya niya ring maitusok ang mga karayom sa sarili niyang katawan upang mamanipula ang kanyang hitsura. At higit sa lahat, pwedeng maitarak na Illumi ang mga karayom sa ulo ng ibang tao upang mapasailalim ang mga ito sa kanyang pagmamanipula at makabuo siya ng isang hukbo na tinatawag bilang Needle People. Ang bawat karayom na itinutusok ni Illumi sa ulo ng mga tao ay naglalaman ng isang partikular na utos. Ibig sabihin, sa pagdami ng karayom na nakalagay sa isang nilalang, ay ganoon din kadami ang mga aksyong pwede nilang magawa. Dahilan ito, kaya ang mga Needle People na kinokontrol ni Illumi ay nagagawang makapagsalita, makapagmaneho at makakilos ayon sa eksaktong kagustuhan ni Illumi. Maliban pa dito, may isa pang karayom na dapat pag-ingatan sa binatang Zoldyck. Ito ang karayom na kanyang ginagamit para magawa ang hypnotic spells, Nen ability na pinakinabangan ni Illumi upang manipulahin ang isipan ng kanyang kapatid na si Killua. Sa tulong ng hypnotic spells, nauutusan ang assassin ng batang Zoldyck na umatras sa mga labang hindi nito siguradong maipapanalo. Dahil sa lakas ng manipulation ability na ito ni Illumi, nahirapan ng lubusan si Killua na paglabanan ng utos na nakapaloob sa karayom. Umaabot ito hanggang sa matigilan ng bata at maparelisa. Bukod pa dito, walang kamalay-malay din si Killua na kinokontrol siya ng kanyang kapatid at buong akala ng bata ay sariling emosyon niya ang pumipigil sa kanya para lumaban. Hindi rin nagawang mapansin ng ibang magagaling na Nenusers kagaya nila Wing, Biscuit at Netero ang karayom na nasa ulo ni Killua. Nagpapatunay ito na kung kalibre lamang din ang isang manipulation ability sa pagkontrol ng ibang tao ang pag-uusapan, higit pa sa salitang eksperto, ang description na pwedeng maibigay kay Illumi. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang single star sea hunter na si Morel McCarnacy. Bilang isang manipulator, nagagawa ni Morel na mamanipula ang anyo ng usok na kanyang nalilikha gamit ang Nen. Ang kanyang abilidad ay tinatawag na Deep Purple. Sa tulong nito, napapagbago ni Morel ang kanyang usok para maging iba't ibang bagay. Pwede niya itong gawing tali, balsa, damo, mga kuneho at mga sundalong usok. Nagagamit niya rin ang kanyang usok para makalikha ng mga ilusyon at para mapunan ang kanyang mga pangangailangan sa iba't ibang sitwasyon. Kaya din ni Morel na makalikha ng mga replika ng totoong tao na may kakayahang magsalita, kumilos at lumaban na parang isang totoong tao. Kahit isa kang magaling na Nenuser, mahirap malaman kung alin ang peke sa mga kopya ng taong ginagawa ni Morel. Maliban na lamang kung hahawakan mo ang mga ito. Bukod pa dito, nagpapahirap din sa mga kalaban ang dami ng mga replikang kayang malikha ni Morel sapagkat madali lamang sa hunter na makagawa ng lagpas 200 kopya ng tao o sandalong usok sa isang iglap. At kung sakali namang masisira ang mga replika, pwedeng-pwede pa ulit maglikha si Morel nito hanggat hawak niya ang kanyang pipa at hanggat hindi pa nauubos ang nag-uumapaw na dami ng kanyang aura. Higit sa lahat namang ito, may isa pang napakadayang Nen ability si Morel. At ito ay ang Smoky Jail. Gamit ang abilidad na ikukulong ni Morel ang sarili at ang kanyang kalaban sa loob ng isang kulungang gawa sa usok. Ang kulungang ito ay hindi kayang mapasok basta-basta o makalabas kapag nasa loob ka na. Hindi rin ito kayang masira ng mga pag-atake o pagsabog. Ang tanging makakaalis lamang sa loob ng Smoky Jail ay ang mga Nenusers na kayang paliitin ang kanilang katawan papunta sa anyong kasing laki ng alikabok na kayang tumago sa usok. Maaaring hindi kaya ni Morel na magmanipula ng kalaban o kumontrol ng ibang tao para ipang-atake. Subalit, ang pagkakaroon niya ng napakamalikhaing talino sa paggamit ng kanyang Nen ability ay sapat ng kakayahan para mapasok ang utak ng kanyang mga kalaban at mapaglaruan ang kanilang mga isipan. Ang panghuling manipulator na ating tatalakayin ay ang napakalakas sa tusong Royal Guard na si Shia Poof o mas kilala natin sa alias na Poof. Bilang isa sa mga Chimeraans na nakatakdang pumrotekta sa hari ng mga langgam, hindi na question kung bakit nagtataglay si Poof ng sobra-sobrang kapangyarihan sa paggamit ng Nen. At hindi na rin nakakapagtaka kung bakit pwede siyang maikonsidera bilang pinakamalakas na manipulator ng kwento. Meron siyang kakayahang manipulahin ang bawat cells ng kanyang katawan na tumutulong sa Royal Guard para mabago niya ang kanyang anyo at makapanggaya ng wangas ng ibang tao katulad ng kayang gawin ni Illumi. Madali lamang din kay Poof na gumawa ng replika ng kanyang sarili
kapareho ng isa sa mga pwedeng magawa ng usok ni Morel. At kaya rin ni Poof na kumontrol ang isipan ng isang tao, kakayahan kung saan bihasa ang mga manipulator at si Shalnar. Bukod pa sa mga kakayahang pangkaraniwan na sa mga Nen users na nasa kategorya ng manipulation, nagagawa rin ni Poof na basahin ang emosyon ng kanyang mga kalaban, paghiwa-hiwalayin ang bawat cellular ng kanyang katawan at magkaloob ng Nen ability sa isang nilalang. Dahil sa pagiging makapangyarihan, hindi lamang isa o daan-daan ang kayang manipulahin ni Poof. Sapagkat, kung babalikan natin ang kwento, nagawa niyang ilagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang 46,000 sibilyan na pumunta sa kastilyo ni Merwem. Ang dami ng taong ito ay sabay-sabay namatay matapos mawala ang hipnotismong ginawa sa kanila ng isa sa mga Royal Guard. Naging dahilan para mahawakan ni Poof ang titulo ng karakter sa kwento na may pinakamadaming na manipula sa pamamagitan ng isang abilidad at may pinakamadaming na paslang sa loob lamang ng isang gabi. Bukod dito, katulad ng sinabi ko kanina, kaya ng mga manipulators na agarang tapusin ang isang laban sa pamamagitan ng pagsakop sa isipan ng kanilang mga katunggali na ginagawa ni Poof sa tulong ng pinong pulbos na nalilikha ng kanyang mga pakpak na ipapakalat sa hangin at kumukontrol sa kanyang mga kalaban na makakalanghap nito. Sa madaling salita, maliban sa mahihirapan ka makipagsabayan sa Royal Guard dahil sa lakas niya, kailangan mo pang makipagtuos dito habang hindi humihinga. Nagpapakilala kay Poof bilang napakalakas na Nen user at napakamapanganib na manipulator. Ito po ang aking paliwanag ukol sa top 5 manipulators ng Hunter x Hunter. Bago po tayo magtapos, gusto ko munang batiin sila. John Cyrus Garsalia, Cart Pangilinan, Israel Mabulak, kasama rin sina Alvric Nicolo Perlas, Paul Mark Villamor, Kentom TV. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang magkomenta sa baba. At kung gusto nyo rin naman po ng iba pang kwento ng anime, ay search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!